10 dinosaur na nakuha ng buhay ng camera. Teka, totoo kaya ito? Alright, kamusta mga kaibigan? Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga dinosaur ay unang lumitaw at nanirahan sa ating mundo sa panahon pa ng Triassic. At ito'y sa pagitan ng 233 milyong taon na ang nakakalipas. At sinasabi ng mga dalubhasa at mga sayantipiko na wala nang ganito sa ating panahon ngayon. Pero maraming mga sabi-sabi na meron pang iilang dinosaur ang nakita ng mga tao. At sa video na nga na ito ay ating tignan ng 10 dinosaur na nakuha ng buhay ng camera. At kayo na ang humusga kung ito ba ay tunay o hindi. Pero bago tayo magsimula ay isang shoutout muna sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa ating Munting Channel. At kung bago ka pa lang narapadpad sa ating Munting Channel ay subscribe mo na yan para lagi kang updated kapag may bago kaming videong ina-upload. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Raptor in the Woods. Makikita sa palabas na Jurassic Park ang raptor. At dahil nga rito, meron na nga tayong ideya kung ano ba talaga ang itsura nga nito. At sa video na nga na ito noong 2016 ay makikita na may tumatakbong raptor sa likod ng mga kahoy. Mabilis pa nga itong nawala kaya hindi nga ito nakuha na ng maayos ng taong may hawak ng camera. At kung i-zoom ang camera ay makikita na malaki ang pagkakahawig nito sa raptor. Ganun pa man, hindi lahat ng tao ay naniniwala dito. Dahil nga naman napaka high tech na ng ating panahon ngayon at di malabong gawa lamang ito ng mga mahuhusay na editor. Mamot sa may Siberia. Alam ko nga mamot ay hindi dinosaur, pero isa ito sa mga creatures na namuhay sa ating mundo maraming taon na ang nakakalipas. Ganun pa man, ginawa ang lahat ng mga siyentipiko para muling ibalik ang mamot sa ating panahon, pero hindi pa nga nila ito magawa-gawa. Pero sa video na ito ay tila isa itong mamot na tumatawid sa ilog. At ito yung nakuhana noong 2012, sinasabing isa itong woolly mamot. 10,000 years na nakakaraan nang mawala ang mga mamot sa ating mundo. Pero bakit ba sila nawala? Ito'y dahil sa pinapatay sila ng mga tao para kainin. Bukod pa rito, ginagamit pa nga ng mga tao ang mga bungo at pangil ng mamot para gawing mga tools at mga pangdekorasyon. At sa video na nga na nakita mo, ay maraming tao ang hati ang opinion para dito. Masabi ng iba, ito raw ay isang tunay na mamot. Ang iba naman ay sabi, isa daw itong edited na video. Ikaw, anong palagay mo? Mokole Bembe. Ang makikitang larawan ngayon ay isang larawan ng misteryosong Mokole Bembe. Ang Mokole Bembe ay isang malaking nilalang na paniniwalaan na nakatira sa malalim na Congo Basin sa Central Africa. Halimaw, abansag ng lokal na residente dito at malaki pagkakaparehas nga nito sa may sauropod dinosaur. Dinokumento na ang misteryosong nilalang na ito noon pang 1800 hanggang 1900 at sinasabing nakita na nga nila ito. Sabi nila may pagka brownish gray ang kulay nito at kasing laki daw ito ng elepante na may flexible na leeg at may malalakas na buntot na parang sa buhaya. Kinala pa nga itong pumapatay ng tao pero hindi niya ito kinakain. At hanggang sa ngayon, ito pa rin ang mga usapan sa may Central Africa. At bagamat walang matibay na ebidensya na buhay pa ito, ay patuloy pa rin itong kinakatakutan ng napakaraming tao. Pterosaur sa may China. Ang pterosaur ay kadalang lumilipad sa dinosaur at namuno pa nga ito sa ipapawid ng halos 60 million years. At nawala na nga ang mga ito kasabay ng mga dinosaur na nakatira sa kalupaan. Pero bakit kaya may nakitang ganitong creature sa may China? Nauna itong i-upload sa YouTube sa may channel na Mystery Videos. At ayon nga sa kanila ay kuha pa ang video na ito noon pang mga taong 1973 ng isang military group sa city ng Yontai, China. Hindi ganong malinaw ang video pero malaking pagkakahalintulad nga nito sa may pterosaur. Montana Pterosaur. Ano kayang pakiramdam nang kumuha ka lang ng litrato sa ibabawid na makahagip ka ng kakaibang nilalang? At ito nga nangyari noong 2014 na may isang lalaki na nagsabi nakuha na niya ng picture ang kakaibang creatures na ito. Anya, ang talagang pakay niya ng kunan ay ang agila. Hanggang sa mamaya-maya, umitaw sa lente ng camera niya ang tila pterosaur. May payat itong mahabang tuka at may napakahabang pakpak. Totoo kaya ito? At tingin mo? Ancient River Monster. Maraming sabi-sabi at mga haka-haka na palaging meron nakatirang halimaw sa ilalim ng ilog. At sa video na nga na ito ay makikita mo na ang Sea Monster. In-upload ang video na ito sa YouTube channel noon pang 2008. Naniniwala ang iba na isa itong napakalaking butiki na may tatlong matutulis na buntot. At ang iba naman ang sabi, isa lang daw itong seal. Pero makikita na hindi ito kayang gawin ng isang normal na seal lamang. At dahil dito, maraming mga teorya ang nagsilabasan. Pero isa lang talaga ang malinaw. Yun ay ang isa nga itong napakalaking nilalang. Monster of Lake Champlain.
ang halimaw sa lawa ng champ, sinasabing kasabay na nabuhay ang mga dinosaur sa mundo. Pero di sila nakasama sa pagkawala ng mga ito. Kaya naman sinasabi ng maraming tao na nakatira daw ito sa pinakailaliman ng tubig. At ayon sa mga kwento ng mga tribo, ay nakatira daw ang halimaw na ito sa napakalalim na lawa. At ayon sa mga report, 300 na beses na itong nakikita ng mga tao. Ito ang isa sa kuha sa champ. Ito'y nakuna noon pang 2005 ng dalawang mangingisda. Makikita pa nga sa video na tila isa itong malaking ahas na lumalangoy sa ibabaw ng tubig. Kapuna po na rin ang malaking buntot nito na malapit sa bangka ng mangingisda. Inimbestigahan pa nga ito ng dalawang NBI agent. Sinabi ng mga NBI na tunay o totoo ang video at hindi ito hinaluan ng mga editing. T-Rex o Natrak. Ang larawan na ito ay talagang trending na sa social media noon pang mga taong 2015. Ginagawa pa nga itong memes ng iba. Pero ang ganitong larawan na nakuhanan na hindi ito totoong T-Rex. Sinasabi ng iba na tunay nga daw ito, pero para sa akin ay hindi. Dahil isa lamang itong viral campaign bago ilabas ang pelikulang Jurassic Park. KJB Dinosaur. Mabilis ang clip lamang ito kung saan makikita ang isang dinosaur na kamukhang kamuka ng Ornithomosaur. Isa itong klase ng fast bipedal dinosaur na nabuhay nung panahon pa ng Cretaceous period. At sa ating panahon ngayon, namukha nga sila ng mga ostrich. Alright, once again, this is Arvin Polo TV. Hindi lang ito basta ikinuwento. Ito rin ay nakakapagpabago ng pananaw mo sa buhay. Thank you and see you on my next video.